Very good morning po sa ating lahat. This time, pag-usapan naman po natin ang tamang pagpupunla po ng sili. So, ano-ano nga po ba ang mga kakailanganin nating mga materyales o mga bagay sa ating pagpupunla ng talong, sili o kamatis? So, narito po ang ating isa sample. Ito po yung Red Hat F1. So, siling labuyo po sa Tagalog. Ayan. At meron din po tayong seedling tray. Narito po, 128 holes. At meron din po tayo ditong substrate. So, ito po. Ang substrate po, pwede po natin gamitin yung isang parte ng garden soil, isang parte ng organic, dalawang parte po ng carbonized rice hull. Yun po yung ating farmer's practice na substrate. So, sa pagpupunla po ng, kumbaga, sili, kailangan po sigurado po tayo sa ating lupa, ito po ay may moisture. O kaya, katamtaman po yung kanyang ano, medyo ano po siya. Kumbaga, may basa na konti lang. Ano po. Then, ilalagay na po natin siya sa seedling tray. Pupunain natin tong lahat ng cell ng seedling tray. Ayan. Ito po. Ayan. So, gagamit din po tayo ng mga plain na mga bagay. O yung straight, kagaya po ng patpat. O kaya naman po yung mga kahoy na parang ruler. Yung tuwid niya. Ayan. So, ito po. I-fill up natin po yung mga ano po, yung mga seedling cells. Ayan. Pagkatapos po ay maglalagay din tayo ng butas dahil ang pagpupunla po ng Solanaceous crops ay size of 2 seeds. Ang lalim mula po dito. So, paano po natin madidetermine yung size of 2 seeds po? So, ito po ang ibang ginagawa po o pamamaraan ng mga nagpupunla sa atin. Ang ginagawa po ay nilalagyan po o dinidiinan ng konti yung butas ng seedling tray. Ganyan, para po maging pantay-pantay ang kanilang lalim. Dahil mahirap po na gawin na kapag naglalagay po tayo, mahirap sukatin pa yung size of 2 seeds. Ayan po. So, pagkatapos po natin lagyan ng mababaw na butas dito po sa ating seedling tray, maglalagay na po tayo ng buto. Isa po sa kada butas ng seedling tray ang ilalagay po natin. So, ito po, mapapansin po ninyo, yung ating buto ay coated na po siya. So, kulay gold. Ayan, ang kagandahan po nito pag nalaglag sa lupa ay madali nating mahanap dahil karaniwan po na kulay ng ano po, kulay ng buto ay brown. Pero ito po, pagka nalaglag, kitang-kita pa rin po natin dahil kakaiba po ang kanyang buto dun po sa lupa. So, ayan, maglalagay na po tayo ng ano po, ng buto kada butas. So, pagkatapos po natin lagyan ng buto, kada butas ng seedling tray, tatakpan po ulit natin siya ng ating substrate. Ayan po. So, pagkatapos po natin matakpan ito, ilagay po natin siya sa shaded area at mataas po na lugar para hindi po sirain ng mga ano po ating alagang hayop. So, pagkatapos po natin malagay sa shaded area, huwag po natin kalilimutang diligan ng ating ipinunla gaya po ng ating nakikita ngayon. At dapat po ang kanyang pagdidilig lamang po ay yung malambot na bagsak ng tubig. Pwede pong gamitin ang regador
sprayer o kung ano man po. Basta po hindi po masisira yung substrate po nating itinover o tinangtakip sa atin pong punla. So pagkatapos po ng mga ilang araw, kaabutin ng kahit po na 15 days, mag-apply po tayo ng mga foliar fertilizer na atin pong ilalagay o i-spray po natin sa ating pananim. Kailangan po magtimpla lang tayo ng sapat o sakto sa ating ipinunla para po hindi sumusobra ang ating pang-spray sa ating punla. Ayan. So pag umabot po ng 27 days, dahil po ang sili ay aabot po ng 27 to 30 days, dalawang araw po bago po tayo maglipat tanim, kailangan po nalagay po natin ang ating seedlings o punla sa fully sunlight po. Dapat naka-expose po siya para po masanay siya sa panahon na siya ay nasa bukid na. Bawasan din ang pagdidilig na hindi nakagaya ng mga naunang dinidilig nating dami ng tubig noong siya pa ay mas maliliit pa lamang. Para po magkaroon po siya ng ano po, ng tolerance sa sikat ng araw o sa init ng panahon. So, isa na naman pong video na punong-puno ng aral hatid sa atin ni Sir Mike the Vegeman. Muli po, ako po si Marlo M. Bibat. Kung kayo po ay mayroong concern sa inyong pananim, kaya po meron po kayong mga katanungan na kaya po nating sagutin, kaya po patungkol sa inyong paggugulay, tawagan nyo lamang po ako o kaya i-text sa 0917-813-4477. So muli, ako si Marlo M. Bibat, isang field marketing representative ng East West Seed Company. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all.